Ang una po natin gagawin ay ang mag-register sa website nila. Yan, sa videoscribe.co. Yan, name. Oh, salon. Halimbawa ang... Tapos password. Tapos, create your free account. Yan. Katapos nyan ay, idadownload natin yung VideoScribe. So, eto na siya. Nagda-download na siya. Hintayin lang po natin na matapos. Tapos, i-install na natin yung application. Yan. Yan. Tapos, i-install lang natin siya. Pero ako kasi, na-install na siya sa akin. Kaya hindi ko na siya i-install. Basta ganun lang kadali. Yan. Kapag nakapag-install na tayo ng application, punta lang tayo sa yan, sa VideoScribe. Tapos mag-login lang po tayo gamit yung email natin kanina. Yan. Tapos yung ating password. Yan. So makikita natin yung mga ito yung mga dati nating ginawa na mga scribe. Tapos ito yung create a new scribe. Ito po yung blankong workspace natin. So, at dito tayo mamimili ng ating music. Marami po yung pagpipilian. Yan. Yan. So, halimbawa. Halimbawa ito. Pwede mo natin siyang pakinggan. O kaya ito. Yan, kung halimbawa napili natin yung gusto natin music, click lang natin siya. Makikita natin siya dito sa baba. Yan. Tapos check. Pwede rin naman tayo mag-import ng sarili nating background music. Halimbawa. Yan, so ito po yung import. Ito na, halimbawa itong Sunny Day. Pakinggan natin. Okay, so kung okay na, check. Malalaman natin kung nag-take effect na yung background music kung nagkulay blue na yung icon niya. Ito yung voiceover. Mamaya na natin yan. Dito naman tayo mamimili ng background natin. Ang default background ay ang white. So, ito siya. Pero pwede naman nating palitan. Halimbawa, ito. Yan. So, yan. Napalitan na natin yung ating background. Pero pwede rin nating palitan yung kanyang kulay. Halimbawa, ito gusto natin is kulay blue. Yan. So magiging blue na yung ating background. Pero mas maganda kasi yung plain lang para walang masyadong distraction. Kaya balik natin sa white. Yan. Dun tayo sa plain. Yan. Ito naman po yung handscribe. Dito natin papalitan kung ano ang default hand na makikita natin sa bawat animation. So halimbawa sa pens. So yan, pipili lang tayo dyan. Yan, magiging ganyan. O kaya, gusto natin kay Rosie. Yun yung mga pagpipilian. O kaya, Matt. Ana. Diyan lang po. Pero mamaya tuturo ko po kung paano i-customize yung hand sa bawat animation or sa bawat element na gagamitin natin. Dito naman po yung
add new image. Ito yung part na to, dito natin makikita kung ano yung mga images na previously na ginamit natin. So, ito yung kanilang library. Image library. Halimbawa, arrows. Yan. Buildings. So, maraming pagpipilian dyan. Emojis. Tapos, magagamit natin yung mga to kahit na offline. Pero itong mga to ay kailangan ay online. Halimbawa, yan. Animals. Business. Education. Geography. O kaya yan, mathematics. Shapes. Pwede rin naman tayo mag-search sa library nila. Halimbawa, ay calculator. So yan, ito yung nilalaman ng kanilang library. Halimbawa, ito gusto natin itong gamitin. Pwede rin tayo mag-import kung meron na tayong gustong image na ilagay na nasa ating computer. Halimbawa, ito. Dito, import image. So, halimbawa, halimbawa, ito. Ito yung ating image na nanggaling sa labas ng VideoScribe. Tanggalin muna natin yan. Ito naman yung timeline. Sa part na to, makikita natin lahat ng visual elements sa ating whiteboard. Kapag nailagay na natin yung image, pwede natin siyang i-customize. Halimbawa, ito, rotate. Ganyan. O kaya, scale. Kaya dito. Yan, ganyan. Halimbawa, lagyan natin ng text. Mathematics. Ito siya, yan. Pwede natin siyang i-move kahit nasaan natin gusto. Lakihan natin konti. Play natin. Ito, play from the start. Tapos kung halimbawa gusto natin i-play lang dun lang sa mula dun sa part na gusto natin i-play, ito 'yon. So, ito yung play from the start. Kaso, ganyan ang nakita natin, hindi maganda yung animation. Hindi ganun yung gusto natin. Kailangan natin yung baguhin. I-customize natin yung entrance ng bawat animation. Ganito lang. Dito, click natin. Itong part na to, element properties. O kaya, pwede naman, right click. Click natin image, right click. Properties. Ang default entrance ay draw. Ito yun. Sample. Gusto mo halimbawa palitan yung drawing hand. Halimbawa gusto mo lang ay itong pen lang. Balik tayo sa drawing options. Play natin. Yan. O kaya balik tayo sa default. May iba pang paraan ng animation. Halimbawa, itong move in. Ganito lang siya. Palitan natin yung kamay. Ito, halimbawa, mas maganda. Yan. O kaya, mula sa ibang direction. Ito, pwede tayong mamili kung saan manggagalingan yung ating animation. Paano kung natatagalan tayo sa animation na yun? Pwede natin palitan. Dito, halimbawa gusto lang natin ay 1 second. Dito yun, animate. Tapos yung pause naman, kung gaano katagal siyang hihinto o magpo-pause bago sumunod yung next animation. Itong transition naman, tuturo ko mamaya. Play natin. Ganun lang. Itong fade in naman, yan. Yan, wala siyang kahit na anong kamay na makikita. Basta mag-a-appear lang siya sa ating screen. Balik natin sa draw. Pag okay na, check. Doon naman tayo sa mathematics.
Palitan natin yung properties. Right click, properties. Punta tayo sa edit text. Halimbawa, hindi natin gusto yung font. Palitan natin. So, ito yung mga naka-install na font sa VideoScribe. Pero pwede tayong maglagay ng panibago. Halimbawa, dito sa manage font, ito yung mga font na naka-install sa computer natin. Halimbawa, gusto natin ng Comic Sans. I-add natin sa font ng VideoScribe. Ito. Ito yung icon na to. Tapos, check. Yan, mag-i-import na yung ating mga letters. Ito na siya. Check. So, palitan natin Comic Sans. Tapos, halimbawa gusto natin palitan yung kulay. Dito. Gusto natin kulay blue. Tapos, check. Pero hindi pa tayo tapos doon. Kasi, bawat nilalagay nating element ay na naka-default na magpe-play siya na masasakop yung buong screen tulad nito. So, hindi maganda yung animation kasi hindi pa natin nababago yung camera view. Ang kagandahan sa VideoScribe ay pwede nating i-edit yung camera view ng bawat elements. Pwede nating i-zoom out o kaya zoom in. O kaya gamitin natin yung ating scroll wheel ng mouse. Yan, zoom. Yan, ganyan. Ating ilipat yung camera view gamit yung mga button na to. O yan, gusto natin siyang i-center. Yan. O kaya, mas madali, i-click natin dito sa labas, sa walang icon. Yan. Pwede nating ilagay kung saan natin gusto. Halimbawa, gusto nating malaki yung entrance ng image na to. Yan. I-zoom natin muna siya. Yan. Click natin siya. Tapos, click natin tong icon na to. Yan. Sa ganyang position siya, lalabas sa kanyang animation. Sample natin. Paano naman yung mathematics? Bawa yan, balik natin. Yung mathematics, gusto natin mag-zoom out tong image na to. Itong image na to. Kapag tinype natin yung mathematics. Or kapag pumasok yung mathematics. Zoom out natin. Yan. Sa ganyang position, papasok yung mathematics. Click natin mathematics. Click natin ulit itong camera view. Yan. Sample. Kaso kung napansin ninyo, hindi smooth yung transition ng dalawang image. Kaya palitan natin yung transition. Balik natin itong properties. Tapos, ito yung sinasabi ko kaninang transition. Kung ba gusto natin, mag-pause muna siya ng 0.5 seconds. Yan. Tapos, mag-transit siya ng, yan, another 0.5 seconds. Mathematics, palitan natin yung animation niya. Halimbawa, mga 3 seconds. Yan. Sa ganung paraan, magiging smooth yung transition ng bawat elements natin sa ating whiteboard animation. Halimbawa, gusto natin maglagay ng another scene. Itaas lang natin siya, o kaya gamit to. O kaya para mas mabilis. Gusto natin maglagay halimbawa ng girl. Yan, mag-search tayo sa library. Girl. Depende yan sa ganung katagal yung ating internet. Halimbawa ito. Stop natin ito. Yan. Halimbawa, ganyan position na natin siya gustong lumabas. So, lock na natin yung kanyang position. Tapos, ang pangalan niya ay Margaret. So, lagay natin dito.
So yan. Siya si Margaret. Lock natin. Tapos, lagyan na pa natin ng ibang design. Halimbawa, birthday niya. Birthday. Oh, ito. Lagyan natin tong sa taas. Julieta. Oh. Yan. Tapos, lagyan natin ng okay, ito. So, yan. Liitan natin. Tapos, palitan natin yung kanyang properties. Gusto natin ay naka-flip. Yan. Paganyan. Dito lang yon. Yan. Tapos, check. Lagyan natin ng iba pang design. Halimbawa ay balloon. Ano gusto natin to? Yan, liitan natin. Yan. Tapos gusto natin na lahat sila ay ganyan yung view. So, pwede nating multiple na lagyan ng view. Click natin yan, tapos control. Tapos click. O kaya dito sa baba, pwede natin siyang i-click. Tapos ito. Yan. So, halimbawa, sample. From the start. Kung napansin ninyo, may mali sa ating animation. Kasi, itong mga floglets na to ay hindi natin na-set yung kanyang camera view. Halimbawa, gusto natin siyang ibalik dito sa view ng balloons. Halimbawa, double click natin tong dito sa timeline, double click natin yung balloons. Yan. Mapupunta tayo sa view ng balloon. Gusto natin ganyan din yung view ng ating mga floglets. Click natin, tapos ito, set natin yung kanyang view. Play lang natin mula dito kay Margaret. Huwag natin isama yung mga naunang images. Bawa yan, dito lang tayo kay Margaret. Kaya yan, click natin, tapos ito. Yan. Palitan natin yung animation. Halimbawa si Margaret ay gawin nating 3. Tapos, ito yung next para lumipat tayo sa another element. Yung Margaret gawin natin lang 1.5 seconds. Itong flag gawin natin 1 second. Pati ito. Hindi. Yan. Tapos yung balloons. So, kapag nagpe-play tayo, halimbawa, yan. Pause muna natin. Kapag nagpe-play tayo, uncheck natin tong zoom at end. Para mag-stop siya sa last view ng ating animation. Hindi mag-zoom out yung lahat ng ating images. Sample. Paano halimbawa kung naset natin sa maling view yung isang element? Halimbawa itong balloon. Halimbawa lang. Mali. So, clear lang natin siya. Ito. Clear yung element. Tapos, kung natapat na natin sa tamang view, yan. Check lang natin. Halimbawa, ay lalagyan na natin ito ng voiceover. Ito natin siya lalagyan. So, click natin. Yan. Ito yung record. Kaso, ang problema lang dito ay i-record mo ang iyong voiceover mula simula hanggang katapusan ng animation mo. Pag nagkamali ka, uulitin mo mula simula yung pagre-record. Kaya hindi ko nire-recommend na dito kayo mag-record ng voiceover kung masyadong mahaba ang inyong animation. Ang ginagawa ko ay nagre-record muna ako ng aking voiceover, tapos pag nirender ko na ang video ko dito, dun ko siya ini-edit sa isang video editor. Ang ginagamit ko ay PowerDirector. Pero try natin mag-record.
I want you to meet this little girl. She is Margaret. She celebrated her birthday yesterday. Tapos, pagtapos na ay, stop natin. Hintay lang natin mag-process yung audio. Yan, sample. I want you to meet this little girl. She is Margaret. She celebrated her birthday yesterday. Kapag okay na yon, ay click na natin yung check. Paano halimbawa kung meron ka ng recorded voiceover? Pwede yon. Dito, import lang natin siya dito. Hindi lang natin siya ma-import ngayon kasi meron na tayong naka-record. Pero kung tatanggalin natin yan, pwede tayong mag-import ng ating sariling voiceover. Lipat natin sa ibang view. Halimbawa, zoom natin 100%. Yan. Halimbawa, gusto natin maglagay ng graph. So, dito tayo maglalagay sa new chart. May tatlong uri ng graph na pwede natin gawin. Yung bar, pie, tsaka line graph. Subukan muna natin itong bar graph. Sa data values, halimbawa ay 2, 4, 10. Tapos, lagyan natin ang label. Halimbawa, A, B, C. So, siguraduhin natin na mayroon tayong mga quit para malaman niya na yun ay magkakaibang data. Halimbawa, yan. Kaso, napaka-plain. Lagyan natin ang kulay. Right-click properties. Ito, edit chart. To click natin tong color. Tapos, kung gusto natin pakita yung values, itong mga to, sa ating graph, click natin to. So, yan. Palitan natin yung font. Label. Halimbawa ay Arial Baltic. Pero kung ayaw mo makita yung mga data, halimbawa gusto mo i-customize, uncheck mo lang. O kaya, tanggalin mo na yung yan. Mag-edit ka na lang dito. Halimbawa, lagay mo ay A. So, ganun lang yung inyong gagawin. Try natin yung ibang graph. Copy natin. Click natin siya, tapos ito, itong part na to ay yung copy. O kaya, pwede rin namang right click, tapos copy. Tapos, right click, paste. Yan siya. O kaya, pwede rin dito mag-paste. So, palitan natin yung ating graph. Right click, properties, edit chart. Gawin nating pie graph. So, yan. Masyadong malaki. Pie graph na siya. So, copy ulit natin. Halimbawa, ay gusto naman natin ay line graph. Edit chart. Line graph. So, yan. Yan yung ating tatlong uri ng graph na makikita sa VideoScribe. Paano naman halimbawa kung gusto natin maglagay ng fractions? So, lipat natin. Halimbawa, lalagay natin ay 1/4. Medyo tricky lang dito sa part na to kasi hindi natin pwedeng i-type dito yung fraction bar. Ang pwede lang halimbawa ay 1/4. So, ganyan lang. Pero, kung i-type natin siya isa-isa, kaya naman. Halimbawa, yan, 1. Lakihan natin para mas makita. 1. Tapos, 4. Paano yung fraction bar? Tingnan natin sa images. Yan, sa mathematics. Gamitin natin itong minus sign. Liitan natin. So, yan. 1/4. Gawa. Yan. Try natin i-play.
Okay. Ano yung nakita niyong problema? Nauna yung 4 kaysa dito sa fraction bar. Ang gagawin natin, halimbawa, kailangan mauna yung 4 kaysa dito sa bar. Click natin tong 4, tapos right click, move to end. So, ayan. And 4. Okay, 1/4. Palitan natin yung animation. So, yan. Okay. So, ganun lang po yung paglalagay ng fractions. Kaso, medyo matagal kung marami kang gagawin. Paano halimbawa kung kailangan mauna para sa animation yung 1/4 bago itong mga graph na ito? Subukan natin. Click natin yung 1/4 tapos cut natin. Ito po yung cut. Ilagay natin dito kasi after nyan, dapat dun yung papasok yung 1/4 pace. So, yan na po. Mauna na magpi-play yung 1/4 kaysa dito sa ating mga graph. Tayo naman natin sa ibang symbols. Halimbawa ay yan, lipat natin. Punta tayo sa dulo. Halimbawa, kailangan natin ng summation sign. Install lang natin yung Greek alphabet dito sa font. Ito, manage font. Hanapin natin yung symbols. Okay, ito. So, yan. Greek. So, yan. Na-install na natin yung font style na symbol. So, check natin. Halimbawa, summation sign. Ayun ay capital S. Palitan natin. Yan. So, yun siya. Summation sign. Paano halimbawa yung mas komplikadong mathematical equations? Hindi na natin yung kayang i-type dito sa VideoScribe. Gagawin lang natin, halimbawa ito, open natin yung PowerPoint. Tanggalin natin, halimbawa insert equations. Halimbawa ito. So, kailangan natin ng ganyang equation. Gagawin natin ay, click natin siya, right click, tapos save as picture. So, halimbawa, equations. Save natin sa dito. Ano yan, no? Equations. Tapos, open natin sa, close natin to. Open na natin. Import image. Tapos, ito. Equations. So, yan. Na, nakapag-insert na tayo ng equations. So, try natin i-play. Kung napansin ninyo, hindi niya sinulat isa-isa yung bawat symbols kasi siya ay PNG format. Kung gusto niyo halimbawa na isulat talaga yung bawat symbols ng isa-isa, mas mahabang proseso. Try natin. So, tusog natin. Halimbawa. So, ito siya. Yan, tapos equals. Ayan natin, tapos yung summation. Lagay gawin nating symbols. Capital S. Yan, tapos thank you.
Okay, kumas. Tapos. Yan. Close parenthesis. A. Okay, yan. Ganun katagal gumawa ng isang equation. So, i-lock natin. Halimbawa, ito. Tapos, click natin. Shift. Click nyo, hold shift. Tapos, itong ating camera view. Try natin i-play. Pwede naman natin liitan itong mga ito. Halimbawa, yan. Hindi mo gusto ganun kalaki. Tapos baguhin natin yung animation. Ito matagal din. Yan. Di kakalahating segundo. Okay. Ulitin natin. Okay. So, ganun po katagal gumawa ng equations. Pero kung gusto nyo mas mabilis, ganito sa una. Naka-PNG or JPEG format siya na sinave nyo. Higit sa lahat, huwag natin kalimutan mag-save. Ito po yung save. Halimbawa ay math. Okay, save. Kung tapos na tayong gumawa ng ating video lesson, pwede na natin siyang i-render. Dito po natin yon gagawin. Ito po, click natin. Tapos, ito po, download video. Tapos, pwede natin siyang, pwede tayong mamili ng kung anong file type. Pero, mas okay yung MOV. Tapos, dito po yung size. Dito lang tayo sa HD. Dito, kung kiklik natin to, pwede natin i-customize kung saang folder natin siya gustong masave kapag na-render. Bo, dito, yan. So, kayong bahala kung saan nyo gusto. Yan, tas check. Yan, magsimula na po siyang mag-render. Medyo mas matagal nga lang pong mag-render.
mag-play ko siyang kusang.